Hi guys, this is Aya from Aya's Kitchen Recipe and welcome back to my channel. And today I will show you how to make a pork stew or nilagang baboy. Ayan, kasi dito sa location ko ngayon ay sobrang lamig, winter, so ito yung ating iluluto ngayon. Heto yung mga ingredients. Ayan, nakaprepare na siya lahat at kung makikita ninyo, yung potato ay nakababad na siya sa tubig para hindi siya mag-discolor or mangitim. At ito yung next step natin, mga kakusina. So, mag-boil lang tayo ng tubig. So, yung nilagay ko dito, mga 7 to 8 cups. Depende sa kadami or kung ilang kilo ng meat yung ilalaga. So, ito mga 600 grams na pork. And as you can see guys, nag-change yung color ng ating broth. So, meron siyang parang cloudy or white. Tapos later on magbabubbles po yan. Ayan, so nilagay ko na yung ating black peppercorns. Halu-haluin lamang natin ito ng konti. At kailangan po natin itong takpan para maluto yung meat. So normally yung pag-boil ng meat, kasi hindi ako gumamit ng pressure cooker, siguro mga 40 minutes to 1 hour. At dahil gusto kong ma-achieve yung mas clear na broth, kapag nagninilaga ako, inaalis ko yung white stuff o yung parang cloudy para mas presentable yung ating broth, pero hindi naman nawawala yung taste niya. Yung taste niya ganun pa rin. Ayan, so after po siyang mapakuluan, pwede natin ilagay yung 1 pork cube para mas malasa yung ating broth. At dito, tinakpan ko siya ulit para ma-dissolve yung ating pork cube. Okay, sa puntong ito, pwede na natin itong ilagay yung ibang mga vegetables. Yung kagaya nung mais. Dahil yung corn ay matigas po yan. So, yun ang una kong ilalagay dito. Tapos isusunod ko na yung patatas. At dahil nakababad yung ating patatas sa tubig, kaya hindi siya nangitim or nag-oxidize yung color ng potato. So, inalis ko muna yung tubig, tapos ilagay natin ito sa cooking pot or sa casserole. Ayan, so hayaan muna natin itong maluto at takpan natin ulit. And after mga 10 to 15 minutes na na-boil yung ating corn tsaka yung patatas, pwede nang ilagay yung Wagyu beans o yung tinatawag na green beans.
Dito, pwede na rin natin itong ilagay yung matigas na part ng onion leaves or yung scallion. So, yung parang white part or sudulo ng onion leaves, yun po yung matigas na part. So, yung green na part, itatabi ko lang siya dahil pang garnish lang yun. At pwede na natin itong lagyan ng pampalasa. So, ito yung main na pampalasa ng ating nilagang baboy. Ito yung patis or fish sauce. Mga 4 spoon, tablespoon yung nilagay ko. So, depende po yan sa inyong panlasa. Pwede nyo po i-adjust. Depende sa karami ng tubig. And then, lagyan natin ito ng ground black pepper. At naglagay din ako dito ng mga 2 teaspoons na asin or salt. Tatakpan ko siya ulit para mas madaling maluto yung ating vegetables. Hayan, so after mga ilang minutes, pwede na nating i-check kung malambot na yung ating vegetables and then syempre yung ating pork. Hayan, dahil luto na lahat, tsaka malapit na siyang serve, pwede na nating ilagay yung pang-garnish na green leaves. Tsaka yung ating wombok o yung tinatawag na Chinese cabbage. Ayan, so tatakpan ko lang siya ng mga 2 minutes. So hindi po natin to kailangang i-overcook. Yo! Yo! Luto na. Yo, my baby! At heto na yung ating masarap na nilagang pork. Sa mga hindi pa pa nakakapag-subscribe sa Aya's Kitchen Recipe, mag-subscribe na po tayo para makareceive ng updates. Thank you for watching! Bye!